Ngayon, ngayon kayo mag-iimbestiga. Kapag may nabitawan na kayong masasakit na salita, takina nyo. Fuck you. Welcome sa isa na namang edisyon ng Nuki Reacts. Itutuloy natin ang Mad for Each Other ngayong gabing ito. Kumukulog-kulog pa. Hindi ko alam kung naririnig niyo sa audio, pero sorry kung naririnig niyo yung tunog ng electric fan. Dahil mainit ngayong gabi na ito, hindi ko matiis. Well, lagi namang mainit dito sa dagupan. Pero na lang kung Pebrero. Shot. Ah, fuck. Wait, saan ang vape ko? Wait lang. So yun na, itutuloy natin ang Mad for Each Other ngayong araw na ito. Nagmumukha na akong Japanese samurai. Episode 9 na tayo. Ang huli nating pinanood sa episode 8 ay may gumawa ng article tungkol kay Min Kyung, yung bida mabae natin. Tapos, ang nakabasa pa ay yung punyetang Marites sa apartment nila. So, alam niyo na kung ano mangyari. Kakalat ang chismis, yun ang inaasahan kung mangyari ngayon. Yeah. Fuck that bitch. Huwag natin itong patagalin. Wait, bago natin ito simulan, please hit like, subscribe, and the notification bell para may update ka sa mga palabas na pinapanood natin. Let's go. No, there are things na kailangan niyang pagdaanan mag-isa. Lalo nasa stage siya na may fear siya. Kailangan niyang harapin yun. Kasi kung aasa ulit siya kay lalaki, para ipagtanggol siya, hindi siya makakaano. Hindi mawawala yung fear niya. Kasi aasa at aasa siya sa iba. So, kailangan niyang pagdaanan yun na mag-isa. Kahit yun lang. Baby steps. Kung matatawag mong baby steps yun, yung pagharap sa magulang nung tarantadong umabuso sa'yo. Kailangan mong panindigan yun. Right? True. May iba pa siyang gusto marinig. Yung bata natin, may ibang gusto marinig. Galing lumusot eh. Basag ka, idol. May mga bagay na kahit hindi sabihin na iintindihan. Yeah, that shit. Na, mga hindi marunong maghanap ng totoong source. O hindi mo na tanungin ang sangkot doon sa issue. Kinalat pa ang puta. Pamilyar ba? Tang ina nyo, Marites, fuck you. Meeting ka? Para saan? Ipis. Napakalaki yan. Ang nagulat ako.
Asan yung putang na? Nandiyan na. Lipad, puta ka. Makakawa kayo na ano. Saka punta. Saka punta. To the moon. Lipad. Iho-home run kita. Patay. Hilo si gago. May pinatay kaming ipis ng pamangking. Narinig niyo ba lahat yan? Fuck that shit. Ay, yung putang ina. Sino ka para magpalayas ng ina mo? Buisit talaga. Ina na itong mga marites na to. Sakit sa ulo. Proud na proud yung mga KK ng ina, no? Buisit. Binuksan na niya yung wall niya eh. Pak ina. True. Yeah. Sa mga ganong klaseng tao, sarado utak. Walang use na sabihin mo kasi lahat na maririnig nila galing sa'yo, excuse na lang yun. Para sa kanila, alibay yun. Hindi sila marunong makinig. Yung mga ganong style, yung mga marites na putang ilang ganon. Siguro sa palabas na to, may part or may scene na marirealize nila na mali sila. Pero sa reality, walang ganon. Habang buhay kanilang huhusgahan. Pero pag may ginawa kang pabor para sa kanila, she tried. My man, what's up? Say it.
You like her. Well, totoo din yun. Ilang picture ang kailangan mo? Nakakaloko yung ngiti ni Kuya. Oh, bitaw na. Nagka-girlfriend siya ng di oras ang puta. Ang nilagasya, iba doon pichangasin ko eh. Why does it matter? Kapag nakita mo yung ex mo, tapos may girlfriend siya, tinanong ka, at sa pakiramdam mo, nakikipag-compete siya sa kung anong kinalabasan ng future mo, nang wala siya. Doesn't matter, just do what you do. Just be happy for him or her or they. Kung hindi ganun ang trato nila sa'yo, who cares? Hindi. Yung motto ko palagi, hindi mo sila kamamatay. Magpapagod ka lang. Kakaisip. May video sila ni Blackpink, yung isa doon sa Blackpink. Kinanta nila yung kanta ni Alicia Keys. If I ain't got you. Yeah, nasa beach. Beach. Every time nasasabi ko yung salitang beach, yung dagat, beach. Beach. Iba ang ibig sabihin. Beach. Nasa beach sila. Kinanta nila yung If I Ain't Got You. Yeah. And then yung boses na itong babaeng to, promise. Ngayon, ngayon kayo mag-iimbestiga. Kapag may nabitawan na kayong masasakit na salita, takotinan nyo. Fuck you. Aye. Ego dung yung 506 얘기란 거 아니야. 10번은 선글라스 쓰고 다녀야겠어. 그리고 그 조사소 팩트 체크 했다. 네, 이건 ngayon kayo magpa-fact check, mga tanga. Puta, naglabas na nga eh, no? Nakalimutan ko yung tawag sa ganun. Nagpadala sa uso. Eternal Pacquiao.
왜뭐 근데 지금 혹시 그 경찰 아저씨랑 같이 다니는 얘기하셨나요? 어 근데 왜 그렇다면 제가 팩트를 아는 것 같은데 분명 하루 의사 없다고 했는데 딸이 있으시잖아요 부디 따님이 남친한테 속아서 욕먹고 얻어맞고 동영상까지 ang lupit ng build up binild up nung creator ng show, binild up na part-timer itong ating singer. Part-timer siya, so kung saan siya nagtatrabaho, so may way na maipasok siya doon sa scene na nandun din si Min Kyung. Lupit ang build up. Madaling. Pasok. Swak. Own up. Own up to your fucking stupidities. Fuckers. Aminin nyo muna yung mali nyo. Hindi yung tinatakpan nyo na ng ganyan. Aminin nyo muna yung mali nyo. Oh my God. Gagante ang mga Marites. So, moral lesson ng episode na ito. Namumula na ba ako? Namumula na. Puta. Ina. Ina, maanok sa isang shot. Hayop visit kasi itong mga Marites na ito. Bad trip eh. Okay, lesson. Puta, bago naman kayo magbitaw ng kung ano-ano, mag-google muna kayo. Libre naman eh, di ba? Well, hindi siya libre kasi binabayaran pa rin yung internet. Pero napakadali naman ang proseso na pindutin mo muna yung Google at mag-research ka. At mag-fact-check ka muna bago ka mag-komento ng kung ano-ano. Isipin mo mabuti, troll ka ba? O taong may tamang pag-iisip? Bago ka mag-komento, bago ka mag-share, bago ka mag-post ng kung ano-ano, i-check mo lahat kung totoo ba. Hindi ako perpekto, may mga na-share din ako dati. For example, sa disaster or may announcement na hindi ko binasa yung date, yun pala last year pa, may nag-share lang. Tapos yung context, alamin natin, di ba? Kapag may narinig kang sinabi ni ganito, bakit niya ba nasabi yung linya na yun? Panoorin mo yung buo kasi mahilig tayo manood ng shorts, di ba? Yung shorts sa YouTube, yung reels sa Insta, yung TikTok. Ilang segundo lang yun, ilang minuto lang yun. Bago mo i-share yun, panoorin mo muna yung whole video nung statement niya kasi nandun yung context. Baka sinadya nung nag-share na putulin yung linya na yun para sa isang negatibong purpose. So, mas mabuting panoorin mo yung buong video kasi nandun yung context kung bakit nila binibitawan yung mga salitang yun. Parang yung nangyari kay Min Kyung kanina. Diba? Nung sinasadya ni matandang babae na galitin siya, nagbitaw siya ng salita na, o sige, kaya mo bang ibigay sa akin lahat ng kayamanan mo? Pero hindi yun yung talagang purpose ni Min Kyung, kaya niya nabanggit yung linya na yun. Punong-puno lang talaga siya ng emosyon, kaya niya nasabi yun. Di ba? Yan tuloy, nagamit tuloy nung matandang babae, nung kontrabida, sa cause niya. Nagamit niya yung linya na yun, na narinig naman ng mga punyetang Marites, na hindi rin marunong mag-fact-check, na hindi alam yung context. So please, mag-fact check muna tayo
alamin natin yung context bago tayo mag-share na kung ano-ano. Okay? Maraming salamat. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, please hit like, subscribe, and the notification bell para may update ka sa mga palabas na pinapanood natin. Maraming salamat. Bye!